What's up mga call? For today's video mga call, pag-uusapan natin mga call kung paano talaga ang pagtamang pag-shift ng automatic transmission mga call. So maraming nagtatanong sa atin kung ano yung paraan na pag-shift, no? So maraming nag-comment ng mga viewers natin, no? Kung paano. So dyan, makita nyo sa description below or sa picture below ang mga nag-comment, no? So ngayon mga call, ang tamang pag-shift ng automatic transmission mga call sa mga ganitong unit mga call, no? Pakita mo natin yung transmission. Transmission mga call, may PRND 2 at saka L, no? So kung obviously naka-drive tayo ngayon mga call kasi patag yung daan natin. So ngayon mga call, papakita ko sa inyo yung paakyat na daan, no? So ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-shift from drive to second gear, no? So may nagsasabi na okay lang, no, okay lang siya i-shift kahit na nakatapak yung accelerator, which is hindi tama. Pag mag-shift ka from D2 to second gear, dapat bitawan mo yung accelerator. Ito yung accelerator, ito yung brake. So ngayon, patake tayo. So ang gagawin natin, mag-shift tayo from D2 at D2 second gear. So ngayon, papakita ko sa inyo. So ito na. Bitaw tayo accelerator, tapos shift tayo. Ito, 1, second gear. Tapos balik ka na naman. Yan ang tamang pag-shift mga call. Huwag kayong mag-shift, no, na hindi naka-release yung accelerator kasi masisira yung gear niyan. Tapos balik na naman tayo ng drive mode. So bitaw ng accelerator. Yan. Para lang kayong nagmamanual mga call. Every time na magshift kayo, dapat bitawan nyo talaga yung accelerator. Kasi ang mangyayari niya sa ilalim ng transmission natin, magka-clash yung gear, no? Magka-clash yung gear. So kailangan bitawan yung accelerator. Same yan din mga call sa application ng pag nakababa yung daan, no? Mamaya papakita ko sa inyo yung pababa na daan kung paano tayo mag-shift. Ngayon, naka-drive tayo kasi kayang-kaya naman dito, kasi naka-turbo itong unit na to, kayang-kaya naman, kahit naka-drive lang na paakyat, no? Hindi naman to masyadong paakyat na daan. So yun mga call, yun yung tama na pag-shift. Bitaw yung accelerator saka kang mag-shift ng second gear, no? Kahit sa mga triptonic, ganun din yun. Yung sa mga triptonic, ganun din yun. Pag nakadrive ka, actually, kahit nyo bitawan yung accelerator, automatic yan siya mag-shift, no? Pero yung ginagawa ko kasi sa akin lang is, para hindi masyadong pwersado yung makina, pag nakadrive ako, bibitawan ko yung accelerator. Tapos saka siya automatic siya na mag-shift ng gear. Bibigyan ko siya ng allowance para hindi masyadong yung transmission sa ilalim. So halimbawa, ito naka-drive tayo tapos naka-second gear, no? Yan, nakatapak ako. Bibitawan ko yung accelerator ko. Yan, nag-shift na yan siya. Malalaman mo pag nag-shift siya pag may yung tunog ng sasakyan natin, no? Malalaman mo yan pag driver ka, malalaman mo yan. So mamaya, marapit na tayo sa pababa na daan, papakita ko sa inyo paano mag-shift, no? Same lang actually na application, pag mag-shift ka, no? Pag pababa yung daan, mag-shift ka, bitawan mo pa rin yung accelerator. Huwag kang huminto. May nag-comment na, pwede ba huminto daw pag nag-shift ka? Hindi siya pwede. Hindi mo kailangan huminto, no? Kailangan nyo lang gawin is bitawan lang yung accelerator. Yan lang yung technique, no? Pag mag-shift tayo. So ganun lang mga call yung simpleng paraan paano mag-shift, no? Marami kasi nagtatanong, marami na nalilito kung paano mag-shift from drive to second gear or low gear. So sa ganito na mga unit, kailangan ganun para hindi masira yung transmission niyo.
Huwag kayong mag-shift kung hindi nyo bibitawan yung accelerator kasi masisira yung gear nyo. Yan yung pinaka-importante. Diba? So, yan. So, shout out pala kay Dudong Lagan Surplus TV. No, nag-visit sila last week. Nag-ano sila? Philippine Loop Adventure. From Davao to ano? From Davao to Ilocos. So, dumaan sila sa atin, no? So, ganyan nakakal. Ito, pababa na siya mga tol. So, kung paano yung application na pag-shift ng drive to second gear. Ito lang. Tingnan nyo. So, same pa rin, no? Bitaw ng accelerator. Ay, naka-brake ka. Brake ka, brake. No, huwag yung accelerator. Tapos, shift to second gear. Yan. Oh. Shift to second gear. Wala ka lang gagawin. Yan lang. No? So, balik ka na naman. Magano. So yan lang mga call, walang mahirap, no. So always kuan pag mga automatic, bitaw talaga yung pag magsi-shift ka ng gear. Lalo na pag ganito yung transmission. So may iba na no transmission na walang ang low gear at saka second gear, ano lang, drive lang. So, yun siya, wala lang yun siya. Pero may plus minus, same din yung sa plus minus, no. Sa plus minus, magsi-shift ka bitaw yung accelerator. Yun siya. Para lang siya nagda-drive ng motor. Actually, yun yun. Para lang siya nagda-drive ng motor. Pag masya-shift ka. Yun lang. So, yun lang mga call. Ang for today's vlog, yun lang mga call. Ang may share natin. No? So, sa mga hindi pa napag-subscribe sa YouTube channel natin, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Kagaya ito. Ingat mga call.